Magandang umaga mga kaibigan. Ngayon pong umaga, itatapi ko po sa inyo ang kahalagahan ng gulay. Ang mga gulay na ito ay nabili ko sa mga naglalako dyan sa kalsada sa labas. Unang-una po, tipid na sa pagbili ng gulay. Kung dati, ang pamasahe ay 20 pesos, ngayon ay 70 pesos. O saan ka pa? O di, kailangan dito ka na sa mga naglalako. Tipid na, nakatulong ka pa. Tipid dahil sa oras, pwede mong gawin sa ibang bagay sa loob ng bahay. Sa pamasahe, pwedes minus gastos pa. At nakatulong sa kapwa. At napakalaking halaga ng gulay sa ating katawan. Isa po sa mga nabili kong gulay ay ang opo. Mabait na gulay kasi lagi nagsasabi, opo, po. Ang opo ay mahalaga sa ating katawan. Ito ay rich in vitamin C. At hindi lang po yan, ang kahit bumili ako ng isang opo, kahit hindi ko pa siya gulayin, aabot pa siya ng pwedeng isang linggo. Itatago ko lang muna siya kasi nabili ko po siya ng 10 pesos. Yan, opo! Ang sunod po ay papaya. Ang papaya naman po na ito ay napili ko ng 15 pesos. Naisip ko rin po siyang bilhin. Kasi po, matagal din po siyang masira. Hindi ka agad-agad siya masira. Pwede rin po siya mga 5 araw. 5 araw pwedeng kahit hindi ko muna siya gulayin. Yan po, papaya. Nabili ko siya ng 15 pesos. Ang papaya naman po, para po sa akin, lagi po ako nitong bumibili dahil... Dahil po medyo ano na po ako, nasa old age na, pag nagluto po ako ng gulay, mabilis po yung pagdating ng akin pong menstruation. Kasi po ito po ay nakakapag-regulate po ng hormones para sa akin po. Kasi po minsan ano na po, abnormal, medyo abnormal po yung pagdating ng aking menstruation dahil nagkakaedad na po ako. Pag kumakain po ako nito, parang nagiging regular po yung menstruation ko. Para sa akin pong opinion po. Saka hindi lang po, maganda rin po itong pampadumi. Pag kumain ka po nito, yung lalo po sa mga nagkakaedad na, mga matatanda na, pakainin po ng gulay, ang papaya ay napakaganda. Ang sunod ko pong nabili ay ang favorite at ang pamansa naming gulay, ang kamuting kahoy. Ito po ay isang napakasarap at napakahilting gulay para sa aming mga Bicolano. Ito po ay kamuting kahoy. Dumating si baby. Ang sunod ko pong nabili ay ibibida ko sa inyo ang napakasustansyang talbos ng kamute. Ito naman po ay nabili ko ng 5 pesos. Ito po ay isa din sa gustong gusto ko. Unang-una, mura lang po siya. Saka pangalawa po, ang talbos ng kamute ay maraming na ibibigay na nutrients sa ating katawan. At isa pa, yung tangkay nito pwede pong itanim. May mga tanim po ako nito sa taas. Healthy na, mura pa, saan ka pa? Yan po, dumating si baby. Ang sunod ko pong nabili ay sitaw. Yan. Ang sitaw ay napakahalaga sa ating katawan. Ang sabi nga po eh, ang sitaw ay nakakapangparayuma. Hindi naman po. Tama lang yung pagkain, huwag naman sobrang dami. Yan. Ang sitaw ay napakasarap. Masarap gunawan. Lagyan ng gata, lagyan ng tulingan, lagyan ng tawag dito tinapa. Sarap-sarap. Yan po. Siyempre, ang sunod ko pa pong binili ay talbos ng ampalaya. Eh, nabili ko lang po ito is 5 pesos. Kaya, yung mga dumaraan po, hindi ko pinapalampas na bilhan. Kasi unang-una po, tipid na nga po sa pamasahe, sa oras. At napakamura din po at nakatulong pa. Ito po, magluluto po ako ng munggo. Ito po, itago ko muna sa ref. Magluluto ako ng munggo, isasawag ko po siya. Yan, dami yun, 5 piso, dami-dami. Yan. Ang sunod ko pong nabili, dahil naman po talaga eh, pagpupunta sa talababa, mabigat bumili ng mga dalahin, nakatipid sa oras, ay tarang! Tarang! Yan po. Unang-una, hindi ko na naman po siya lulutuin kaagad.
Siyempre, may iba pang natirang pagkain. Ubusin ko muna yon. Ito po, bumili po ako ng hilaw na saging kasi po, unang-una, hindi po siya mahihinob kaagad. Pwedeng itabi ko muna bago ko lutuin. O kaya naman, gusto kong hilaw na lutuin. Lagyan ng niyog din, gataan, pinakro, masarap. Yan po. Nabili ko naman po siya ng 20 pesos. Yan po, ang saba na saging na napaka-espesyal sa mga taga-Pilipinas. Sa mga Pilipino, napaka-espesyal nito, gawing banana cube. Yan po. Ang sunod ko pong binili ay tarun, laman ng kamuting kahoy. Nakabili po ako, 4 na piraso po nitong kamuting kahoy is nabili ko ng 20 pesos. Ang kamuting kahoy po ay napakasarap at napakagaling kainin. Ito ay nagbibigay rin ng nutrients sa ating katawan. At hindi lang po yan, ang kamuting kahoy ay maganda para sa may problema sa fertility. Sa nabasa ko po, yung mga ano, mga taga ibang bansa, yung sa Africa, kaya marami doon ng mga bata, mga ano, kasi isa ang kamuting kahoy ay may vitamins na nakakapagpadagdag sa fertility ng isang sa babae. Kaya karamihan, minsan madalas din po ako bumili ito, umaasa. At dahil po dyan, isang kilo lang po. Ayan, talagang kamuting kahoy talaga, masarap. Yung lama, puti po yan, malabo. Mukha na dito to eh. Ayan, mangyari dyan. Depende po kung anong magkaroon bibili. Pwede po dyan, sampo. Opo. At sampo po. Dao ng kalaba. Ang ang palaya. Bili ka na ng anong kamuting kahoy po yan. Lain na. Tataba. Mukha na dito to eh. Siguro linsa na to eh. Asa na yung laman dito? Wala. Hindi pa daw. Tiranin po namin yung laman. Sampo lang yun to. Ito, iyan lang kamuting kahoy talaga. Iyan ito ko, sa ilalim mo. Ang dami yun. Ang dami. Magkano ang kilo? 30 po kamuting kahoy. Ang kilo? Opo. Hindi na pinagalan ako kamuting kahoy ito dyan. Ang labong maganda. Mm-hmm. Magkano yung abutin niya isang labong? Depende po, 40 pesos ng kilo. Sa amin, ano, talagang ginabantayan namin. Sinunahan ako ng... Dinahan ng mga uwak. Ganyan talaga kasi lockdown. Sabi nga, yan ang sinasabi. Yan ang masarap ako na. Ako nagtanim, na iba nag-ani. Mm-hmm. Maraming klase ng labong. May labong na di masarap eh. Ay, masarap ayan, po yan. Yan kawayan talaga yan. Yan talagang tinikam. Kasi yung masinsinlin ang ano. Yung ito, ang maganda nito, yung laman nito, yun dapat kasali. Ay, yun yung masarap. Matigas na yun. Eh, bakit yung sa Taiwan mo? Patulan mo pa yan eh. Hanggat malambot. Sinagad lang yan kasi para kaya na pang mag-ano ng... Ayan yun lang, sampo. Saka ito, magkano to? 20 po. Tatlong buwan yan eh. Nabubulok. Ah, maulan kasi. Hanggang tatlong buwan kasi nabubulok. Kagano, lumampas sa tatlong buwan. Lampas sa tatlong buwan yan. Balik sa kahoy siya. Yung nauna nito. Oo, babalik. Kamuling kahoy ko dyan. Kinabot yung buwan. Walang, hindi naman siguro yung kinikilo natin. Alin? Kinikilo nila. Labong? Kinikilo pa yung labong? Oo. Oh. Maganda naman. Christmas ate. Wala naman. Titingin-tingin lang po. Eh, patient po. Puso ng saging. Oh, daming tinda. Yaya, manin na. Kompleto. Yung iba, di ba nakita ang iba? Di ko nakita. Mas madami pa, kuya. Nagtago pa yung iba. Malabas ako. Kaibigan na maunas. Kumakain ng pagkain. Nandiyan na pala sa gulay na kaupo. Oh. Ming! Hi! Say hi!